Isa pa sa hindi nawawala sa pagkainan tuwing Chinese New Year, ang hopya, ang isa sa pinakamatandang bilihan ng hopya sa bansa. Ipinasilip sa News 5 ang kanilang sikreto. Narito ang aking report. Makulay at maingay ang pagsalubong sa Chinese New Year. At dito sa Pilipinas, naging bahagi na rin ng ating kultura ang selebrasyong ito. Isa na nga riyan ang pag-aalay ng mga pagkaing nagdadala raw ng swerte. Tulad ng paborito nating hopya at tikoy. Dito sa Quezon City, pinuntahan ko ang isa sa pinakamatandang paggawaan ng hopya at tikoy sa bansa, ang Poland Hopya. 60s, nagsimula siya. Ang founder namin, si Mrs. Po, kaya siya tinatawag na Poland because it's after her name. Parang land ni Mrs. Po, ganyan. So, yun, doon siya nagsimula. She recently, bagong kasal lang siya noon, yun. Bagong kasal siya, so she had to start her own business. So, ang alam niya is paano gumawa ng hopya. Nagsimula lang sa dalawang flavor ng hopya ang kanilang paggawaan hanggang sa nakagawa na rin sila ng iba't ibang flavors nito mula sa ube, pandan, custard, coffee at tsokolate hopya. With the innovation of different hopya manufacturers in the country, syempre hindi lang naman kami. Maraming iba-ibang tatak na gumagawa ng iba-ibang mga flavors and variants. Ngayon, pag gumagawa ng hopya, like kami, tatak namin, binabagay namin sa panlasa ng mga taga rito. Sa paniniwalang Chino, itinuturing na swerte ang paghahain ng hopya tuwing Chinese New Year. Ngayong Chinese New Year, right? Marami tayong mga kailangang pagkain na ihain na nagsisimbolize ng wealth or tamis ng buhay. Diyan pumapasok si hopya. Kaya inaalay din siya pag gusto mo magpaswerte ngayong Chinese New Year. Paboritong merienda nating mga Pinoy ang hopya. Pero tuwing panahon ng Chinese New Year, meron pa itong mas malalim na kahulugan, lalo na sa mga kapatid nating Chino. Ang tawag nga nila dito, the good pastry. Ho meaning good at pya meaning pastry. Kaya naman para sa kanila, importante sa pagsalubong ng bagong taon ang pagkain ng hopya. Paano nga ba napanatili ng Poland ang kanilang kalidad na produkto sa loob ng higit 5 dekada? Yan ang inalam natin sa loob mismo ng kanilang hopya factory. Okay, Ms. Abby, walk us through the process here. Ano ba ang ginagawa niyo dito sa factory ng Poland, especially when it comes to producing hopya? Okay, so here is the machine kung saan makikita ninyo, pinapasok namin yung crust. And then, dito ipapalaman ngayon yung munggo filling. Okay, munggo yung pinaproduce munggo natin ngayon. Our very popular munggo. So, dyan siya ilalagay para mabalot siya dito. Come, let's see. So, after ng cutting, eto na, hinuhulma? Yes, hinuhulma na siya to make that hopya shape that you know. Dati kasi walang rings. Dati, when you have a ball of hopya na nakabalot na, you just press it a little bit, get rounded yung shape. But since ang mga tao gusto nila parang napaka-streamline pa ng look, we had to put the rings in to give it that yung parang flat roundness sa gilid. Pagkatapos ihulma ng mga hopya, dadaan naman ito sa baking process. Pag minuto, kailangan meron kaming marker. Kasi kung hindi, magkakamukha silang lahat. And then from here, makikita ninyo, lalabas siya dito. Parang pizza, it's a conveyor type of oven. Tapos, lalabas dito ngayon yung hopya. Okay. Yan. It takes about 15 minutes to 15 minutes per tray. Yeah. Bago lumabas. Hindi na natin pinalampas ang pagkakataon at sinubukan rin natin ang paggawa ng hopya. So meron kayong ginagawang hopya making tour, yes, no? Kapag sa Binondo. Pero this time, mapagbibigyan nyo kaming gumawa ng sarili naming hopya. So paano ba tayong gagawa? By hand lang ito, hindi ko kumbara dun sa ginagawa nyo sa factory. So we'll test your skills. Good luck sa'yo. Do you have skills? Okay. So normally kasi, we will start with two kinds of dough. Okay. To give you that flaky crust na outer crust, no? Do this. Okay. And? Diyan, right-handed ka ba or left-handed? Right-handed. Okay. Dito ka. Sa kabila. Para hindi ka mahirapan. Okay. Yes. Patong ba to? Yes. Okay. Now merong space dyan, you will put your munggo filling inside. And then, this hand goes up. And then, use sorry, your hand. This one goes up.
Okay. This one. And then this one pushes the ball down. Parang ikaw yung machine ngayon. Mm. So you push it down, tapos ikaw naman, ine-enclose mo siya dito. Yan, para bumaba. Okay. And then, i-close mo na siya. Like you're making a dumpling. Okay. And then, once you have your ball, that's your hopya. Ayun. Tapos press mo siya. Interesting, ginagawa natin ito by hand. Pero ngayon, everything is done by machine. But at the same time, ang gusto ninyo, pag bumili ng produkto ninyo ng hopya, parang gawa pa rin by hand. Yes. Because there's that tradition that you want to protect. Mm. Right? I mean, yes, you can do everything conveniently, but it's not so nice if tinanggal mo yung history. Importante para sa pamilya ni Abby na maipagpatuloy ang nakagawian na nilang paggawa ng hopya, kaya sinisikap rin niya na maipasa ito sa kanilang mga anak. Ang tanong ngayon, na ipapasa niyo ba sa mga bata? Dapat. Dapat ipasa. Kasi pag hindi namin maipasa, sayang naman yung pinagpaguran. Mm-hmm. Sayang yung sinimulan. Kung hindi lang nangyari yung pandemic, I always bring my kids with me to work. Mm-hmm. To show them, here, this is what we do. Oh. Tapos, nung nagkaroon ng walking tour, we have a walking tour where we have the make your own hopya. Pati sila, sinama ko. Para they also try it. And they think, you know, mommy, this is fun. Sa mga alaga ko, galingan nyo. Kaya nyo yan. Ayan! Para tayo na sa delivery room. Tikman natin! Proud daddies! Okay, so ito yung handmade hopya na ginawa natin sa taas kanina. So after 15 minutes, ready to eat na siya. Medyo pinalamig lang natin ng kaunti. Pero tikman natin. Mmm! Very flaky pa rin siya, katulad nga nung sinasabi kanina, iba pa rin talaga pag gawang kamay. At yun din naman ini-aim ng kanilang mga hopya kahit paggawa sa makina. Kahit pa paano, mapamukha na parang gawa pa rin sa kamay. Ang sarap ng hopya. Nasang lasa yung chocolate. Esther, munggo pala to. Anyway, sarap!